Ginugunitanga yung araw ang ikatlong anibersaryo ng Maguindanao Massacre, ang itinuturing na pinakamadugong election-related violence sa bansa kung saan 58 ang namatay. Mahigit 100 suspect na ang naaresto pero tila mailap pa rin ang hustisya para sa mga biktima at sa kanilang mga naulilang pamilya. May news to go si Mav Gonzalez. Umaga ng November 23 taong 2009, hinarang ng isang grupo ng kalalakihan ang convoy ni Jenelyn Magundadatu, asawa ni Toto na noo'y vice mayor pa lang ng Buluan. Kasama nila ang ilang taga-suporta at 32 taga-media na sasaksi sana sa pagpa-file ng Certificate of Candidacy para sa pagkagobernador ng Maguindanao ni Magundadatu. Kakalabanin sana niya ang mayor ng Dato Unsay na si Andal Ampatuan Jr. na pagdesisyon na ng kampo ni Magundadatu na si Jenelyn na magpa-file ng COC para kahit papano'y humupa ang tensyon. Pero kabaliktaran pa ang nangyari. Ang mahigit 50 kasama sa convoy, patay matapos pagbabarilin ng nasa 100 armadong lalaki. Damay din ang 6 na taong di naman kasama sa convoy pero nataong kasunod dito. Ang mga biktima, pati na ang mga sasakyang ginamit nila, inilibing ng mga salarin gamit ang backhoe. Kaya sa retrieval operations, pahirapan sa paghuhukay ng mga otoridad. Karamihan sa mga bangkay, may tama ng matataas na kalibre ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isang araw matapos ang karumal-dumal na kimin, isinailalim ni Noy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Maguindanao, Sultan Kudarat at Cotabato City sa state of emergency. Nagdeklara rin ng martial law sa Maguindanao si Arroyo, pero matapos ang ilang araw, binawi niya rin ito. Natuloy naman ang pagkakandidato ni Toto Magundadatu at nakaupo hanggang ngayon. Enero 2010, binasahan ng sakdal ang mga sospek. Nag-plead ng not guilty sa 41 counts of murder ang isa sa pangunahing akusado na si Andal Ampatuan Jr. Kasama rin sa mga nililites hanggang ngayon ang ama niyang si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. at ang nasuspending ARMM Governor Zaldi Ampatuan. Agosto 2010, ang umpisahan ng paglilites sa Maguindanao Massacre sa sala ni Quezon City RTC Judge Jocelyn Reyes. Sa ngayon, mahigit 100 sospek na ang naaresto at naitalanan ng mga otoridad. Nasa mahigit 9 na po naman ang patuloy na pinaghahanap. Mav Gonzalez, GMA News.